Hello, ladies and gentlemen. Today is December 3, Monday. At nakalimutan ako. Wait lang. Okay. Wait lang. And this is the J10 Dota Daily number 18 na tayo, mga kaibigan. So, sabi, 18 na. Ang match na mapapanood natin, latest match siya between Mineski Power Color versus SVR underscore ES. Ang SVR ES, galing siya, or galing silang Cambodia. Ano? Malapit sa Vietnam yun. So, ano to? GST November. Latest replay, 6.70C ang gagamitin natin map. And kung nagtataka kayo, bakit wala tayong top-body portion ngayon? After nun ng game, ano? Kasi yung mga viewers natin medyo na-attat yung mga nasa YouTube, ano? Patagal magsimula. So, after the game na lang yung pabati portion natin. So, una natin patagalin pa at simulan na natin ito. Ayun. So, ang nasa central side ay ang SVRES. At ang nasa scourge side naman ang Mineski Power Color. And kanina, kaya medyo na-delay yung pag-start ko, tinatanong ko kasi sino ba tong LAN? Ano? Wala eh. Pero nandito na ulit si RR sa Mineski. Ano? Bumalik si That's My Boy. Balik ka naman sa RR Woods na combo. Okay. So, himala. SF first ban ng Mineski tsaka Batrider. Again, hello sa lahat. Ay, nako. Opya, mali. Again, pagtapos na ng video or pagtapos na ng game, yung pabati portion natin. And kung nagtataka kayo, sino yung nandyan sa kanan na yan? Secret. Oh, bumalik na si RR sa ano eh. Sa Mineski, nagbalik loob. Ang lineup ngayon ng Mineski na nandito sa para sa GAST ano. Si Woods, si Bimbo, si Owa, si RR. Hindi ko alam kung sino yung LAN. Yun nga tinatanong ko eh. Sino ba 'yon? Wala eh. November GST replay ito. So, recent lang yan. So, tingnan natin. Batrider. First ban ng SVRES at medyo matagal sila mag-draft. Ano, kasi, ano yan eh. Tingnan natin kung may laro ba itong ano, Cambodia. Ngayon ko lang din alaman na may dodating pala ang Cambodia. Baka si Lando. Si Lando. At ayun, Templar Assassin, Windrunner, Queen of Pain. First pick para sa Mineski. Pasensya na kung medyo... wala ako sa mood ngayon. Ayos lang yan. Mamaya yan pag nagkabakbakan ah. Templar Assassin. Ako pagtaka rin ano, nag-pick sila ng Templar Assassin nung nagkumuha na ng Queen of Pain kagad itong ano, itong Mineski. Iniisip siguro nila or iniisip siguro ng SVR na pipiliin ng Mineski yun. Hindi rin eh. Tingnan natin kung wise decision ba ito by SVR na kunin nga yung Templar Assassin. Grabe si Elo. Nandyan lang mukha mo, gumanda daw yung stream. Wow ha. And ayun. Si Jakiro and Shadow Demon basic lang.
basic heroes na binibinominize ko dito, hindi masyadong ano, hindi masyadong komplikado. Gawin nga itong ano, gawin nga itong moderator. Ayan. Ayan, moderator ka na. Joe the Mango. At si Keeper of the Light. Ayun, magandang pick din to. Itong Keeper of the Light, ano, nakakainis din yung katapat to eh. Ang hirap mag-push kapag may Keeper of the Light na kalaban. Tingnan natin kung anong magagawa namin ng dito. Kasi sa early game naman, pwede na lang pitasin ang pitasin itong si Keeper of the Light, ano? So, ayun nga, 6.76C ang map natin, kaya 2 bans, 3 picks ang first phase natin, tapos ngayon 2 picks, 2 bans, 2 bans, 2 picks na. Ang gagawin mo, icon lang naman yan eh. Maganda dito. Sa ngayon, maganda ang combo ng Mineski. Kasi, maganda yung kanilang initiator, yung Jahiro and Shadow Demon, pero sa SVR, medyo parang pang-turtle sila. Na pwede rin pang-push, pero magre-rely ito sa turtle. Pagtagal, kung kukuha ng ano, ng aggressive heroes itong Mineski. And, I'm sure ganun nga yung magiging plano nila. Snipe, Darkseer, immediate ban by SBR, ano? Alam nila kung sino ayaw nilang katapat. At yung Darkseer nga yun, na nakaligtas nung first pick phase, ano? And, wala rin pong ipiliin masyado ng Rubik na yun. Nakakapagtaka lang. And, for your information, si Queen of Pain, nilalaro din yung mid lane. Kasi, maganda mag-gank ang Queen of Pain, lalo na kapag may bote. So, yeah. For your information lang daw. And yung mga nasa chat dyan, huwag kayong mag-all caps. Wala namang bulag na nagja-chat. At ayun, si Wisp na lang ang inilist ng Mineski dito. At sabay kong ka. Weird bans by SBR, ano? Medyo luma na tong ano nila eh, yung iniisip nilang strategy dito. Eh sa bagay, pwede pa rin namang paganahin ng Mineski yun kung magkukungka sila, pero medyo luma na yun eh. Ano? Medyo... Ah, kasi combo, kungka, tsaka Shadow Demon. ES last ban, so tinanggal na lang ng Mineski ng support itong SBR, pero yeah, meron pa nga Rubik, meron tayong Tidehunter. At tingnan natin. And again, huwag kayong mag-spoil ng game, ibaban ko kayo. Pasaway yung mga nasa live chat natin, kaya yung mga nasa YouTube dyan, swerte kayo. Walang pasaway sa chat. Ano, relax-relax na kayo dyan. Nood-nood lang habang kumakain. So, ayun, Naga Siren, last ban ng SVR. Ayun, medyo tanggap ko pa yung ban na yun, Naga Siren, kasi makatimag-set yung Naga Siren at, uy! Ah, naku po, dalawang ano pala, hero ng Mineski ang nakuha, no? Chenny Woods
Tsaka Shadow Demon ni RR. Grabe kasi yung Shadow Demon ni RR, you know? Legendary na yan eh. Kaya nagbalik loob na si RR dito sa Mineski at ayan, kaagad ang bungad sa atin. Shadow Demon niya. Actually, pwede naman mag-IP ban pero timeout lang ginagawa ko. Ano? And sa tingin ko may ano pa rin yan. Ano, may nagtanong kasi na kung magkakaroon pa ng Dota 1 next year dito sa Pilipinas. Tingin ko meron pa rin yan. Eh, ano pa nga lang? Kailan ba nilabas ang Dota 2? Last year pa. Kita mo gano'ng katagal mag-transition ang Pilipinas from Dota 1 to Dota 2. Marami rin nagre-reklamo na parang pangit daw yung graphics. May mga nagsasabing nakakalito daw. Eh, ano lang kasi yan eh. Parang sinasabi nyo lang eh. Pag nasubukan nyo kasi, parehong-pareho lang ang Dota 1 sa Dota 2. Ano? Oo, nag-iba yung graphics. Pero, nasanay lang kasi kayo sa Dota 1 graphics. Ano? Pero, sanayan lang yan eh. Yung iba kaagad kasi, parang sinasabi kaagad, pangit ang Dota 2. Ganun-ganun. Subukan nyo muna bago nyo sabihin pangit. Ano? Kasi, wala lang. Alam nga naman, maiwan tayo sa... Ano, diba? Puro Dota 1 na lang. Dadating yung panahon na wala na rin competition ng Dota 1. Puro Dota 2 na rin yung ano. Pansin nyo, medyo onti na lang talaga, yung nalalabas na replays ng Dota 1 eh. More on Dota 2 na talaga yung mga teams eh. So, international scene. Grabe si Ella magsalita. Sana yan lang daw. Pero isa ka pang hater ng Dota 2. Op, ayun nga. May Nikes. Ang last pick ng SVR dito. So, nako, ang ganda ng ano. Yan lang. Puro magic type itong Mineski. Pero, ayun. Nakalimutan nila yung Nikes. Kumuha sila ng Pugna. So, aggressive nga itong lineup ng Mineski. Maganda yung Pugna kasi meron silang Nether Ward. Pero, Keeper of the Light yan eh. Ano? So, iniisip nila, kaya nilang tapatan yung pag-push ng Keeper of the Light or pag-defend ng Keeper of the Light gamit yung Chen at saka yung Pugna. Pero, yun natin. Medyo mahirap din yan, ha? So, ano ba? Simulan na natin ito, mga kaibigan. Pakalala na natin yung players. First, para sa SVRES na nasa central side mula Cambodia, si E, ang ating Templar Assassin, The Star. Gagamitin niya ang Windrunner B on the Keeper of the Light, si Catch, o si Kak, Kak, ang ating Crystal Maiden, at si Nakam, ang ating Nikes. Kamatara, mula sa Pilipinas, ang Mineski Power Color, si Bimbo, ang ating Queen of Pain, si RR, Shadow Demon, alam niyo na yan, si Owa, Jakiro, Woods on Chain, at itong bago nga, si Lan, ang ating Pugna. Hindi ko talaga alam bakit or hindi ko alam kung sino itong LAN na to. Ayan. Ayan, grabe. Recta Basilius kaya itong si Wood. So, magda-jungle lang muna yan. And first time kung makikita si Owang gagamit ng Jakiro. No? Pero mid laning Jakiro ito. And pwede naman. Kasi marami naman siyang pang-spam eh. Meron siyang Ice Bath, meron siyang Dual Breath, meron siyang passive na Liquid Fire. So, okay lang. Bubote crow lang siya, tapos ang problema. And, ano lang, sa Dota 2 kasi, yun nga, may inibang mga pangalan ng items kasi, copyrighted by Blizzard yung items dito tulad ng items and heroes, ano? Tulad, yun nga, si Obsidian Destroyer, pangalan niya dito sa Dota 1. Sa Dota 2, Outworld Destroyer, pangalan niya kasi copyrighted yung name na Obsidian. Ano? So, ayun lang. Pero, basically, pareho lang pa rin naman eh. Pero, ayan, uy! Open wounds ka agad kay Bimbo. Medyo napaaga ata yung blink niya. Oop! Illuminate to mama! Matagal lang cooldown ng blink pero ayun, makakatakas naman siya. No problem. Healing sound, dalawa yan eh.
Walang problema. So, try lane dito sa bottom lane. Keeper of the Light, Nykes, and Crystal Maiden. So, babing baby itong Nykes natin. Samantala sa mid lane, Jahiro vs. Naya. So, hindi mahirapan Jahiro dito, no? Kung maglalagay siya kahit isang level lang ng Liquid Fire para ma-disable kagad yung refract nitong Lana. Oh, teka. Meron kagad siyang Liquid Fire. So, pa-priority niya muna siguro yung Liquid Fire kaysa sa Dual Breath, ano? Kasi, ano naman sila, marami naman silang initiation, hindi na nalang kailangan ng slow. So, ayun, Ice Pot tsaka Liquid Fire na lang. At kita nyo, napilitan gumamit kagad yung lanayan natin ng Healing Salve. Pero si Aleria, medyo mako-corner ata dito, kita nyo. Triangle opens by Mineski, tingnan natin. Oh! Mm! Pinalakbakan ng Oso! Pinasabukan, tingnan natin. Ay, yun lang, hindi na body block ni Oso. At, yun lang, sayang ang Healing Salve. Napitikan pa nung Pugna natin. So, try lane dito para sa top ng Mineski Power Color. Is it Pugna? Eh, hindi naman siya mahihirapan dito. Blast lang ng blast yan. Depende pa kung mag-soul ring type siya. Para lang mag-spam ng blast. Pero, ayan. Uy, galawang bimbo. O, ayan. Ngayon, alam nyo na. Anong gagawin nyo kapag nalulugi kayo dyan sa bottom lane? Aba? Pulit lang yun dyan. Eh, chill-chill lang kayo. Pero ito sa mid lane. Sinubukang i-gunk si Baby Josh, pero ayan, first blood para sa iyo. Sabi ng Jahiro natin, nahuli yung Crystal Maiden, ano? So ayan, chupoy-chupoy lang. Grabe ka naman, Ella, makatawag sa totoong pangalan ko. easy ka lang, girl. Ayan, may bote na itong si... Owa. Hindi na siya mamamblema dito. Meron pa siyang magic wand para sa pag-spam ng refract. Pero sige, Bimbo, easy lang. Napatay niya rin yung malaking creep. So, ayun. Nag-blink out na siya. Kasi malapit na yung creeps dito eh. Pag lumayo ulit yung creeps, balik siya doon. Talang ayun. Medyo nasusunog itong lanayan natin dahil doon sa liquid fire, no? Samantalang sa top lane, nape-pressure naman itong windrunner natin ng Pugna. Ay, pero blast ba? Oh, teka, humahabol. Illuminate. Naku po. Hindi naman tumama. Pero, uy, humahabol itong CO. Tingnan natin kung makakataas ng lanayan natin. May ice mat ba? Hindi na kailangan. Haras-haras lang talaga yan eh. May bote na yung lanayan natin, pero masakit pa rin yan. Sino may dalawang bote? Ito, boots na yung Pugna natin. So, magalaw na siya, pero madali pa rin makalas. Diba? O yan, nakita nyo na, isa pang magandang counter sa Temple Assassin, itong Jahiro, no? Tapatan nyo lang siya, tapos taasan yung Liquid Fire nyo, tapos ang problema. Pero score natin 0-1, 4 minutes into the game. Wala pa masyado nangyayari, pero yun, no? Oh, haras kong haras. Kawawa itong lanayan dito kay, ano, kay Owa. At dalawa ang bote niya. O nga, no? Ba't na lang bote mo, sir? Ano meron? Ano meron? Bakit dalawa bote mo, sir? Pero nagkakabakbakan, uy. May nether ward kagad. Hindi sila makapag-skill masyado. Nandito si Maiden. Dumodora na naman sa top lane. Pero, ayun. Ngayon lang siya nag-level 3, eh. Medyo kailangan na nila ng aura. Wala pa siya nilalagay na brilliance aura. Grabe ito si Baby Jesus, ah. Dalawa na nga crew, dalawa pa bote. Pero siyempre isa lang yung ginagamit yung crew, pero ayun. Oh, ayan, pinatago na. Crystal Maiden, Nether Ward muna. Dequipify, pasabog, grab it! Chopoy. Bote na lang may soul catcher. Wala lang sa mid lane, ayun, nakakabakbakan pa rin. Ice Pot, ginamit na, dual breath. Hop, nanaya ka pala, ha? Pati talaga ng Jahiro. Oop, ayun o. Dalawang bote ka agad. Ahali ka dito. Oop, ice bat. Kumabit. Dual breath. Baka may refract. Liquid fire. Oop, easy ka lang. Easy ka lang, Baby Josh. Macro fire. Grand finale. Oo nga naman. Ha? Dalawa ulo ni Jahiro. So, dapat dalawa rin baso nila. So, dalawa rin bote nila. Lugi naman kung mag-share sila ng isa lang. Crystal Maiden na nandito. Oh, yun lang. Na-open mo si Bimbo. Pero blink out. Easy ka lang, girl. Oh, ayun. Kinalimot.
Yun lang, itong next natin, medyo naka-farm na. Nakapatay pa ng isa. Zalor, nandito na sa top lane. So, napagtanto na rin ng SBR na kailangan nila mag-defend dito sa top. Ano kundi, mababasagan sila agad. Kasi kaya na naman ng Nikes dito mag-isa eh. Pero yung mahabol, yun na naya. Gustong gumante kay Owa! Wala yung bote niya. Yun lang, medyo kinulang nila na naya. Kung nasa damage, anong level ng refract niya? Level 3? Or depende sa skill build? Blades of Attack, going for Armlet, itong Nikes natin. Medyo enjoy siya dito sa farm sa baba. Pero hindi naman nahirapan si Bimbo dito eh. Kasi gumawa siya ng double sa dito. Ayan, si Maiden. Agaw-agaw lang na si Bimbo. Agaw farm lang. Umayo lang yung Maiden natin dyan. Di-deny. Parang sa midlane, kamusta naman yung farm nilang dalawa? 21-7 itong Lanaya. 24-4, 2-0. Huli ka! Oh, dual breath, walang silbi talaga, refract. Oops, sa bottom lane, ginaw na naman si Bimbo. Walang blink si Bimbo, medyo napapaaga talaga siya sa blink, no? Yun lang, wala na yung tornado, pero yun nga, napapaaga sa blink yung Queen of Pain natin. At, sigurado itong Crystal Maiden natin, ayan, level 1 brilliant sa aura, which means, pinrioritize niya yung Frostbite, ano, para dun sa Lifestealer natin. Oh. Slow. Ah, haras-haras lang si Owa dito eh. Oh, dalawa naman daw bote. Oh, para sa kaliwang ulo muna. Kaliwang ulo muna iinom. Hindi pwedeng sabay. Nakakalunod yan. Oh, tapos yun sa kabila naman. Oh. Eto na. Eto na. Timing lang. Oh. Ayan na, pinatago na. Macro Fire Ice, but saktong-sakto ang timing, mga kaibigan. Killing spree na si Baby Josh. At tier 1 tower natin sa main lane, mababasag na Mineski. Yung tinotify lang para ma-delay. Bimbo, lumipat dito sa top lane. So, the classic laning na tayo. Queen of Pain versus Windrunner sa top. Pero itong Nikes natin, ako po, delikado to. Kanina pa nakaka-farm yan. At ayun, sa makas may heal na rin itong si Woods, itong Chen natin. Ay, healing sag pa rin yung gamit. Ay, ano pa rin? Ito yung Basilius pa rin. At ito, mag-rotate na yung 4 heroes na rin. So, 4-1 ang gagawin dito ng Mineski habang bumabawi sa farm itong si Queen of Pain, ano? Ayan. Kuha-kuha clips muna. And sa ngayon, lamang ang Mineski kasi may ano tayo eh. May nether ward tayo mula sa Pugna at mahirap kumlash dito, ano? Asan yung Keeper of the Light natin? Wala yung Keeper of the Light natin, nasa mid lane! Ayan, nagtipin na sa baba. At ano natin? Oh, grabe. Grabe yung mga bouncer ni Woods dito. Oh, illuminate ako. Ang kate. Ang kate. Si That's My Boy, medyo nangangate. Oh, may Lanaya. Oh, yung last turn! Baka mapatay mo si That's My Boy, may heal si Woods! Ayan na, ayun nga, napatay si That's My Boy. Napatay si Baby Josh, pero nabitaw niya yung Macro Fire. Netherward, napaka-ate! Nikes tumatakbo, mga katakas, patay si Woods! Nice counter go by SBR, mga kaibigan! At sabi ni Bimbo, easy lang. Nagpa-farm lang ako ng threads dito sa may mid lane. Huwag kayong magulo. Sana na naman ni Owa yung ano natin. Oh, yun lang, nahuli! Yun lang. Oh, wala siyang pake. Wala siyang pake. Kakalkaling kita. Si Owa. Patay. Yun. Sinagasaan. Nakami-hami wave ng Ezreal natin. Uy. Ayun lang. Easy lang daw. Inantay niya yung bote. Nahiya naman siya dun sa crow. Nakapagod na nga naman.
eto. Uy, naku po. Muntik na makalas yung pong na natin. Kita nyo, ang sakit. Full HP siya sa lumapit ngayon. Nangalahati siya bigla. Katil lang. Meron siyang Perseverance. Meron siyang Ring of Regeneration. Hindi ko alam anong bubuin niya. Siguro Bloodstone tapos Mecha. Pero, hindi ba si Woods gagawa ng Mecha? Siguro Pipe. Mag-Hood of Defiance siya. And 6-4, 11 minutes na ko po, si That's My Boy, Dumodora. Oop, kalma ka lang. Pero napakadaming trap. Na frostbite pa, pero hindi sila makakapalag dyan. Nandiyan yung Jakiro. Bounce out, top lane, naka-haze itong si Bimbo. Tingnan natin kung makakapatay siya dito. At, bully niya pa ba? Wind run? Oop, nagaan. Uy, tumatambay. Umahanap na angulo. Tumatayo ka pa dyan. Naku po, blink. Muntik na. Easy ka lang, alam naman ni Bimbo yan. At ito na, uy, pinauwi lang si Bimbo. And tier 1 tower kay Woods, mapupunta ang ating champ. Uy, yun lang. Uy, Lanaya, ayun na naman. Harapan na naman ito dalawa. Double damage yung Lanaya natin. Dual breath. Ayan, lumalapit ka pa. Ano ka ng papa mo? Oop! Ayun lang. Miscommunication on the part of Mineski Power Color. Oh, sige, magtago ka pa dyan. Baka walang AOE ang Mineski. Oh, winrunin natin. Delay na delay talaga yung farm niya. Hirap siya dun sa top lane kanina eh. Pero itong Nikes natin ang magsasalba. Pero inuna niya yung Midas kesa yung armlet. Hindi malamang dahilan. Marami namang yung farm sa bottom lane. Hindi pa siya nag-Midas. So, matagal pa yung armlet. Pero, yeah. Oh, ang kate. No, baka pa. Uy, blink out lang si Bimbo. Grabe, pakalat-kalat tong Mineski, ano? Talagang sama-sama technique tong Mineski, kasi kaya naman nila eh. Mahirap na pag pinatagal pa nila, tapos itong next, eh, nag-farm pa. Ano? So, push lang na mag-push talaga ang strategy dito para sa Mineski, pero... Oh, ayun, na-deboard na. Oh, pumasok si Bimbo, agresibo! Eee, huwag ka lang matali. Oh, ayan na, may na-deboard. Ice spot, huli yung tatlo, Nether Ward, Macro Fire, sayang! Ayun lang, double kill! By Bimbo! At mukhang mag-triple kill dito sa Aleria natin, pero... Oh, Templar Assassin, nandiyan din yung Nikes. Ayun, triple kill! By Bimbo! Ang ating Queen of Pain, oh, si That's My Boy, kinakalkal ng Nikes. Blinding Light, namatay yung Ezalor natin. Oops. Ayun lang, hindi napansin yung Templar Assassin, napatay si Boots. Hindi siya nakapag-heal. Pero grabe lang. Uy, si Baby Josh, hindi napapansin dito. Easy lang kayo. Easy lang. Up, Ice Bath. Frostbite. Oh, ayun, nag-wave! Nag-blink yung bigla si Bimbo. Ayan, nag-skill ka pa. Nag-namaan ng Nether Ward. Up, nasa outshot itong pugna natin. Pero out of range naman sa Tore. Nag-buyback yung Lifestealer natin. At ito, nag-tipi na. Sa bottom lane, grabe, tuloy-tuloy yung action dito sa bottom lane, mga kaibigan. At ito, hinahabol na sila na yan, nakal Shadow Poison. Pero ito, hahabol lang pa dito yung next. Gusto ito si That's My Boy. Kinalkal. Uy, grabe, dalawang trap. Inactivate. Oh, ito pa. Wala, di na maabutan yan. Nalito na itong ano, SVR. Pero at least, na-defend nila na maayos. Ano, napilitan nga lang sila mag-buyback. Talaya, may Invis rune tayo ngayon na kay Owa. And going for Yules. So, maganda pang set yan, ano? Yules, lapag ng Ice Pot. Or lapag ng Ice Pot, lapag ng Macro Fire. Ha? And kawawa ang mauhuli nila.
Itong alaya natin, wala pa rin Facebooks man lang. At ayun, kompleto na yung yules ng Jakiro natin. Kailangan mag-ingat ni Aleria dito. Makukomboan siya dito. Ayan na nga, yules! Ice Bat! Ay, yun lang! Hindi tumama. Hindi ko mabit yung Ice Bat. Dito na naman ang Mineski. Magpupush na naman dito sa bottom lane. Samantalang sa top lane, Queen of Pain, Bimbo, pa-farm pa rin, naka-perseverance. Hup! Nag-invest yung Nikes. So, lugi lang si Woods doon. Ano, nauubusan siya ng neutrals, pero ayos lang yan. Neutrals lang yan. Nagre-respond din yan. So, si That's My Boy nakaabang dito. Ooh! Sa Lisihan Gaming. Alam na alam niya galawan na itong ano. Hup! Ayan na, disruption ginamit. Teleport out! Ay! Muntik na, nandun yung Maiden. Hindi umabot. Pero si Bimbo sa top lane, nag-e-enjoy dito. Oh, uy! Grabe! Rage open moon. Ayos lang yan. Blink out lang. 17 minutes, 3-point lead pa rin para sa Mineski Power Color. 8-11 ang ating score. Pub na. Malapit na magka-Bloodstone. Vitality Booster na lang kailangan niya. And mukhang Team Bloodstone nga itong ano, no? Sabihin mo mukhang mag-Bloodstone din eh. Open Moon Blink. Basic. Grabe, ang daming alagad dito. Oo, ayan. Gusto mo ha? Demonic Purge! Demonic Purge! Saan nga pupunta? Ayan, may ipo-ipo pa. At ayun, test of fate. Wala siyang fate. A12 17 minutes into the game. Hindi pa rin nababasag yung tier 1 hero sa bottom lane. At ayun, napipilitang mag-defend talaga itong SVR. Lahat sila hindi makapag-farm. Yung Nikes natin lumipat sa top lane pero nandun si Bimbo, naka-check dito sa Nikes. Hoy! Muntik na si Bimbo doon. Nag-infest yung Nikes. May splash damage yung paglabas ng Nikes. Pero, eto na. Sa bottom lane, pinatago na yung windrunner natin. Soul Catcher. Pero, easy lang. Ooh, Illuminate! Ay, pulahan yung pugna natin! Pia! Ice Bat! Medyo hindi umabot. Pero yun, si Owa! Patay talaga. Hindi umabot yung mecha ni Woods. At ayun, mukhang madadami pa ata si Woods dito. Shadow Demon. Hindi niya na matulungan. Hand of God, meron ba? Wala na. Liligtas na lang yung kanyang creeps. Mas importante pa yung kaysa sa kanya. Teka, nag-TPM dito. Si Bimbo. Ayun! Double kill! Bulaga, sabi ni Bimbo. Nakatambay yung dalawang papel di hapon doon. Yung Maiden at saka yung ano natin. Ezalor. Facebooks pa rin tong Templar Assassin natin. Binrunner natin. Facebooks pa din. Facebooks pa lang. Oh, ayan. Hello there. Blink out. Ah, gusto niya ng backdoor rin eh. Anako po, walang blink. Shackle shot, hindi ko mabit. Ayos lang yan. May perseverance, may magic wand. Oh, yeah. Bulaga. Oh, wala. Parang bilis ng ice pot niya, no? Level 1 ice pot lang ata. Pero yan, nakuha na yung tier 1 tower. Ang cut eh. That's My Boy, munti ka na. 30 HP na lang. Ayan na, slow kay Owa. Shackle shot, kumabit. Patay. Ang kate ng Nikes, meron na siyang armlet. Pero itong si Pugna, patay din. So, eto na nga. Bimbo, kailangan mag-back dito. May Bloodstone na siya. Kaso, pinapauwi. Ayaw, makakataas naman siya. Kahit may mana leak pa yan. Pero si Woods, makakataas na rin. Uy, hinahabol nila yung Crow. Easy lang kayo. Mecha, ang ating Chen, winupay natin, Bloodstone na, Shadow Demon, naka-earn. Mga partida, kanina pa namamat na papatay yan, pero nakapag-earn pa rin. RR yan eh. Oh, ito, Midas, Armlet, Threads,
Ezelor naka Mega Crystal Maiden boots lang. At nakuha ata ni Templar Assassin yung last hit doon. And yung winner natin, ayun, lumahabol lang. Gagawa ata ng hood or ng pipe. Ano yun yung kailangan nila. Puro magic skills ang pinapadala ng Minaiski dito. At alam nila yon, kailangan nila matapos ito agad. Mahirap pag pinatagal. Oh, swim, lason. Hindi na siya masyadong humabol. Kahit may haste man siya, no? Hindi siya naging aggressive masyado. Ayan, so far, 2 towers pa lang nang babasag dito ng SBR, kaya medyo mabagal yung pagpasok ng goal para sa kanila, ano? Pero yun nga, dahil may Ezreal sila, mahirap mag-push. Ay, mahirap mag-push para sa Mineski Power Color, ano? And madali na mag-def para sa SVR. Kaso, hindi naman pwedeng hanggang def na lang. Although sa situation na ito, pwede kasi may Nike sila eh. So, the more na mapapatagal ng SVR itong laro, the more na mahihirapan ng Mineski dito at lalamang ng lalamang na lang ang SVR, ano? Kahit hindi pa sila nakakabasag masyado ng Tore, kita nyo, nakasangge itong Nikes natin. Probably going for Abyssal Blade para may sure ball stun siya. Oh, ayan, aggressive na si Bimbo. Oh, ayun. Monster kill na kagad itong Queen of Pain natin. 22 minutes into the game pa na. Bloodstone na rin si Pugna. Hindi pa masyado makapag-push itong Mineski, no? Pero ang titignan natin dito, itong Queen of Pain ni Bimbo. Kailangan makakuha sila ng Hex. Tapos kahit anong damage item, pwede siguro Deso o kaya Skadi. Kasi malilintikan sila sa Nyx mamaya, tsaka sa Templar Assassin. Hindi, actually, kahit hindi sa Templar Assassin kasi makati. Huwag lang mag-BKB. Pag nakapag-ipon ng BKB itong Templar Assassin natin, naku, yari ang Mineski dito. Kaya kailangan nilang bilisan. Kita nyo, 23 minute Roshan ang kukunin dito ng Mineski Power Color at walang vision ang SVR dito. Templar Assassin ang una maglalagay ng trap para lang ma-spot kung nandun nga ba ang Mineski o wala. Nag-recall na dito at ayan na, nandiyan na yung Nikes. Oop, nakakas na yung Illuminate. Oop, yeah, pinalipad muna. Oop, tumama yung Illuminate natin pero ayan na, yung Macro Fire mga kaibigan, Netherworld, maraming nagagawa dito pero bug na patay, hindi kinaya ng heal. Pinatago yung Nikes natin. Opia, Queen of Pain, may hinahabol itong Lanaya. Lanaya, 1-on-1 sila ng Queen of Pain. TP out, TP out. Naka-refract, okay, maka-TP out siya pero Nikes. Uy, uy, hindi, napatay. Napatay sa Liquid Fire yung Nikes natin kahit nakapag-TP out siya. So, ayan, balik RS na lang itong Mineski. Kaya naman nila eh. Teka, may humahabol dito. Itong si Woods, medyo nag-overextend ata. Oop, bumibait. Nandun si Bimbo, pero ayan. Easy ka lang. Illusion rune muna. Para kayo, ayan, na isa na lang yung bote niya. Binenta niya na ata yung isa. Illuminate na naman. Eee, si That's My Boy. Oh, yun lang! Inabutan si Oa! Nang Illuminate! Tapos si Jen bulahan at kailangan nila mag-back. So, ayun. Huhuhuhu. Nahagip yung Jakiro natin. Pero ito, sa top lane, Pugna. Trabaho-trabaho lang. At mukhang SVR naman ang kukuha dito ng ano. Ng Roshan. Pero kaya ba nila? Asa na ba yung lifesteal nila? Patay pa rin. Pero may lalaya naman daw sila. Nandito si Bimbo, naka-abang. Oop. Ayun, kinuha na yung lifestealer natin. Blink in! At naagaw ni Bimbo! Yung Aegis, mga kaibigan! And pagbuhay niya, nakakapag-blink out na siya. Uy! Saan ka pupunta? May frostbite kagad yung maiden natin. Pero ayun. At least, walang Aegis ang SVR dito. At nabasa pa yung tier 2 nila dito sa top lane. So, okay lang yan. 16 all ang score natin, mga kaibigan. 25 minutes into the game.
So ayun, napilitan lang mag-back itong SVR, hindi sila makapag-push out kasi wala silang Aegis. Wala silang map vision, onti lang. Puro defensive wards lang yung nandito para sa SVR. Actually, itong ward lang na to ang nandyan para sa SVR, ano? Si Owen natin, naka 4 staff na Jahiro. Nikes. Sa akin nga sa binungo niya, hindi pala Abyssal Blade. So, ayun, mas pinili niya mag-sangge. And Yasha. More HP, more attack speed. May dagdag slow pa dahil dun sa main ng SNY. And pwede na siya mag-basher, ano? Hop! Naku po, si Baby Josh, pero may 4 staff siya. May Yules pa. Eto na namin na SK. Magka-counter go sila dito. Naku po, infest si Nikes. Buhay ulit. Oh, illuminate. Wala natin namaan. Pinauwi yung ating Jack Hero. Kailangan niya mag-heal up muna. Pero ayan, slow. Yung Psionic Trap. Tumama ka dito kay RRRR. Makakatakas ba siya? Adjot na ko. Nadamay sa Cobalt Taskmaster. Naku naman. Napakamot ng ulo si That's My Boy dun kay Woods. Naku. 17 to 16. 27 minutes into the game. At sa bottom lane, trabaho-trabaho lang si Bimbo. Andyan yung lanaya natin. Gumamit na ng fortify, madi-deny niya ba? Oh, hindi! Baka Bimbo yan. May blink out. Pauwi, 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 pauwi. Mapapatay si Bimbo dito. Muntik na. Ako, mana leak. Hop, 4 staff pa. Mana leak, 4 staff. Parang Bloodseeker lang. Hindi nakakaalam yung... Oy! May Bloodstone! DDP ka pa! Naku! Muntik pa malintikan dun sa center ni Woods kung umabit lang yung shackle shot. Pero yun, makakatakas naman siya. So, 28 minutes into the game. So, ginagawa na lang naman SV2. Sumisegue lang sila na sumisegue, ano? And yun lang sa ngayon ang magagawa nila. Bimbo going for a scepter para mabilis yung cooldown ng wave niya. And of course, mas wala kasi yung damage. Sa ganun, mas mabilis sila makakapag-push or mas madali sila makakapag-defend. Kung sakaling may hirapan sila, yung mana leak, blink out. Ah, yun lang! Nakabang na yung lanayan natin. Pero may magic wand si Bimbo, no worry. Magic wand, frostbite, hindi siya makakapag-blink. Shackle shot, patay. Cambodia Gaming, mga kaibigan. So, ito. Nakasmoke na ang Mineski. Power Caller moving towards the top lane. Gumamit na ng Glyph ang Mineski. Madedefend ba nila ito? Grabe, low. Low HP talaga itong lalaya natin. Ayun, ginagamitan lang skill. Pero hindi niya alam kung sino yung bumabanat sa kanya eh. Pero illusion lang yun. Easy lang. Oop, ayun, umabot pa yung stun dun sa SLR natin. At ayan na, Ice Spot, Macro Fire, asa na? Oop, ayun yung Macro Fire. Ang ganda ng pwesto, nahuli yung SLR natin. Pero Windrunner, makakatakas. Easy ka lang. Oop, ayun, sino yung nahuli dito? Lanaya. Ayun, hinigupan! Double kill para kay Uwa. Uwa? Double kill para kay Uwa. Sa so bottom lane natin, yung knife stealer natin, farm lang. Hindi nyo masyadong no problema yan. Eh yun nga, tulad ng sabi ko kanina, eh... Ayun. Kapag tumagal yung laro, mas lalamang ang SVR dito kasi may life stealer sila. And wala pa silang pang disable, ano? At ayun, nag-infest yung Nikes dito sa creep na binabanatan ng Torre. So pwedeng abangan ng Mineski yan. Hop, ayan na. Hop, shot kumabit na upo sa creeps na naman ni Woods. Pero yun, niligtas naman si Bimbo dito, makakapag-blink out siya. Naku, ingat-ingat lang sa pwesto ng mga creeps. At hindi, huwag mo saluhin yan. Uy, blink out. Power shot. May blink dagger na tayo. Uy, Maiden, ayan, nag-award ka pa.
Yules mo muna. Hop, four stop. Hop. 5 seconds, tapos na ang 5 seconds. Yules. Easy ka lang, baby girl. Hop, at ito, Lanaya. Ay, naku, kinakalkal tong pug na natin, pero patay. Ayun. Medyo sayang kanyang bloodstone. All, close fight. Mga kaibigan, pero lamang pa rin sa push itong Mineski, ano? Dalawang tore pa rin, dalawang tore pa lang ang natutulak ng Cambodia dito, ang SBR. Pero habang tumatagal, nakaka-items na itong ano, Lanaya natin, magbi-BKB na. O nagka-BKB yung Lanaya, wala nang gagawin Mineski dito. Kaya kailangan nilang gumalaw-galaw. Oop, ayun, 4 stab, bimbo. 3 charges na lang yung kanyang Bloodstone, ano? So, yan, farm lang. Nakuha pa ng creep, bad trip lang. Ano kaya yung susunod na item ng lifestealer natin? Paraman, ayan, naka-enviro nitong, yeah, sumabit pa. Hop, itong Lanaya. Nagpa-farm sa jungle, mukhang alam ni... Op! Siya! Ay, yun lang! Wala na siya magagawa dyan. Patay. Huy! Blinding light! Op! Yules! Blink out lang! Easy ka lang, girl! 4 stop! Heal! Owa! Ice pot! Tumama pa! Kumabit pa yung ice pot natin, pero ito! Nasa likod si Bimbo! Nanggugulo! Op! Yeah! Shackle shot! Kumabit! Pero pinatago yung Nikes natin. Tingnan natin kung makakatakas pa si Bimbo dito. Bimbo, blink out. Oop, yun lang. Napatag si That's My Boy ng illuminate si Owa. 4 stop out. Nahabol pa rin yung Nikes. Ang kati talaga ng Nikes. Blink out. Ice pot. Itong pug na naman. Oop, layun. At layun. Nag-suicide na si Woods. Ayun nga, diba? Nahihirapan na dito ang Mineski Power Color. Dapat talaga, hindi nila pinatagal itong laro masyado eh. Oh, grabe. Heart of Taras na yung lifestealer natin. Kita nyo yung HP, 3,100. Kapag nakuha nyo armor, 3,600. Ang kate. Grabe lang. Oy, Queen of Pain! Bimbo! Nagkamali ato ng nilikuan. Go Scepter ba? Partita, pugna na yan ha. Naka-Go Scepter pa. Pero wala eh. Hirap talaga. Mahirap ang buhay dito. Pagkasalan ng Mineski dito, eh talagang... makakuha sila ng matinong disable. Kailangan nila ng Hex. O kaya kahit Necronomy. Uy, grabe, finorstop papasok. Ayan, finorstop mo ako papasok, ha? Ay, kaso hindi ko mabit. Paano pa kaya gagawin ng Mineski Power Caller ito? Medyo nag-enjoy sila dito sa ano eh. Pero nagtataka talaga ako bakit sila kumuha ng pugna eh. Kasi hindi na nila kailangan to eh. Kahit may Keeper of the Light. Kasi madali na mapitasin si Keeper of the Light eh. I don't know, siguro pang defend na rin. Kaso wala naman silang pang turtle na hero eh. Kumbaga wala silang backup na hard carry. Nasobrahan sa int itong Mineski. Lahat sila int type eh. Ano? At ayun, si Woods, bye-bye. Wala, patay talaga. Pero si Baby Josh ay nakapatay dito sa bottom lane. Sino yung napatay niya? Si Templar Assassin ba? Si Templar Assassin nga ang nahuli sa bottom lane, pero ito na. Oop, ang SBR, yes. Oop na. Go Scepter lang. Disruption ginamit sa Nike. Shaka shot, hindi ko mabit. Oop. Demonic Purge! Ayan na yung mga creeps! Next natin! Asa na? Nakataas! Oop! Yules! Dual Breath!
Pero may pipe na ang SVRES dito mga kaibigan. Yung ganda na natin nakapag-pipe. Ice pot lang. Para lang madelay. Ayan na yung wave. Blast. Ano na lang naman yan. Basic lang naman yan eh. Mahirap din mag-push para sa SVR dito, no? Dahil may pug na, tapos may Queen of Pain pa na naka-scepter. So, madali lang ma-wipe up yung creeps, mali yung timing ng SLR. Okay, ah! Shot, hindi ko mabit. Decreepify, pinapa-uwi. Umaka-uwi. At! May BKB na ilalayan natin, ako po! Forced na papalis, grabe. Layo mo na. Pero lambot pa rin ng lanayo. Grabe lang talaga yung manalik nung uy, nung Ezelor na yun eh. Cut eh. Ah, lasun lang. Oh? Tayin lang nila mawala yung Netherworld tapos pwede na sila ulit pumasok. Pero yan, napipilita na mag-deft. Uy! Queen of Pain! Uy! Kumapit ba dun sa creeps? Force tap. Naka, si Baby Josh medyo, ayun, nakabot sa travel yung Jakiro natin. Pwede siya sumegway kung gugusin niya. Queen of Pain, mag-ingat ka, iha! Hop! Ayun, nag-wave na siya! Napatay yung maiden natin. Hop, yung Nikes, ayan, hinihigo pa ng HP. Force tap, naka-infest sa Lanaya. So mga kataas yung next natin, eto na ang Mineski. Nagka-counter go na. Yan natin kung makabot. Ayun lang yung next natin. Uy! Disruption ako po! Pinatago pa yung next natin pero mamamatay yung next. Salamat dun sa mga illusion niya. Napakakate. Oh, blink. Yules. Ice spam! Pero may 4 stop. Masyadong mabilis. Ini-spam. Oh, stun. Dapat lang sa atin, tingnan natin mga katapos, gumamit na ng mega dito ang Mineski. Pero ito, napipilitan sila mag-back kasi nag-buyback yung ating Lifestealer at ayaw nilang pumalag dyan. Medyo low on mana and HP na sila, ano? At ayun, nahumuna Lifestealer natin. Oh, shot! Saktong-sakto, Mr. Woods! Uy, pinatago pa. May ice pot? Wala na. Kinalakal na lang ng Windrunner natin. Uy. Patay si RR. Bimbo! Makakapag-blink out ba? Ice Pot! Kumabit! Bimbo! Blink out! May Ghost Scepter na rin si Bimbo. Pero sa top lane, si Pog na! Tumatrabaho! Ayan na, ang galamang Pinoy mga kaibigan! Pugak! TP out lang. Ayan eh, kailangan lang magka-travel dito ang Mineski. Pwede silang pumugak eh. Kasi mabilis silang mag ano eh. Mabilis silang mag-push eh. Walang Queen of Pain? Dalawa na yung kanyang tungkod. Isang blue, isang green. Kulang na lang yung red. Pero gagawin niya munang Ethereal Blade itong ano niya, no? 4 staff recipe para sa ating pong na Queen of Pain. Pwede siya mag Ethereal Blade nga dito pero sa mid lane, ako po! Pinalipad yung Windrunner natin. Ayan na yung Ice Pot. Hinihigo pa ng HP. Macro Power medyo late na. Pero may pipe nga. Inactivate na. Pug na. Easy ka lang girl. Grabe. Shiva's Guard. Ang Ezelor. Pinatago. Patay ang Pug na. TP out. That's my boy. Patay. Pero nasa baba naman si Bimbo. Siya naman ang manggugulo. At ayun, mapipilitan na naman mag-back ang SVR dito. At napilitan pa silang gumamit ng 45. Oh, ayan na, dalawa na nagtatele. Blink out lang si Bimbo. Nakakainis lang talaga yan. A player's forces are under attack. Ayun, sakto yung timing. Pero natin, Woods, naka-drum. Ingat-ingat lang. Ingat-ingat lang. May Alpha Wolf. May Alpha Wolf. May C-tier Hellcaller. Uy! Nasaktan sa Nova pero hindi sila makakapalag dyan. Queen of Pain natin gustong humabol. Gusto niya yung matanda. Ayan na! Nandiyan pala si Baby Josh! Oop! Ice Pot! Wave! Sabay lipad. Grabe, ang taas na lipad ng dragon natin. Maiden! Kanina ka pa. Kanina ka pa ng boss fight kaya napapatay si Bimbo eh.
Kanina ka pa eh! Mm. Ayun, nahuli. Roshan number 2 is up. Easy lang. Nandyan yung lifestealer natin. Pwede mag-RS ang SBR dito. Ingat lang, Windrunner. Ayan, nalason. Eye spot. Pero nandyan nga yung Nikes. Oh, naku po, medyo advance ata yung ward natin, ano? Oh, nag-infest. Oh, pia. Yung Nikes. Naku, miscommunication na naman! Ayan na yung wave. Grabe, ang daming sinasano ng lifestealer. Lifestealer! Inagawa ng buhay ng Pugna. Long range ang kanyang lifesteal. Yung kanyang drain. Pero ayan, tier 2 tower, mababasag pa dito ng Mineski. Tiwala lang eh. Tiwala lang talaga yan eh. 41 minutes into the game, 29-26, 3 point lead. Para sa Cambodia Gaming, ang SBRES. Pero ito, here comes the push. Pero may Ezalor nga eh. Kaya mahirap. Oh, ayan, pinalipad na. Ayan na yung set. Oh. Ayan, nilalivesteal, nilalivesteal. Hoy, wala ka lang nahihikop. Kumalma ka. Ayan na yung wave. Napatay yung ating Crystal Maiden naman. Eto, gusto na talagang tapusin ito habang wala pa yung lifestealer eh. Tignan natin kung madedefend pa ito. Yung Ezalor yung kailangan nilang mapatay dito eh. Pero ayan, tier 3 tower babagsak mga kaibigan. Blinding light, hindi sila makakatama dito pero wala, hindi nila kailangan ng chupoy, kailangan nila ng skill mula sa Pugna. Nether Ward, Liquid Fire. Ayun lang, nahuli si Watts ng Illuminate. Nakakabadrip talaga yung ano na yan. ES na yun, uy grabe yung lifesteal. Oop, ayan o, lumalapit ang Asim o. Konti na lang. Blinkin. Pero napatay si RR, dominating na. Ayun, napatay din yung matanda. Nahuli na rin si Gandalf sa wakas. Oop. Milirax, pinipili talaga ng Mineski habang wala yung likes, buhay na yung likes natin. Pero it's too late, mga kaibigan, nag-tip in. Bimbo, blink out. Mineski taking the middle rocks. Lang. So 31-28, still 3-point lead para sa SVR. Pero ayun nga, naisa ng Mineski, nakuha niya yung Rax, ano? So importante lang talaga, ma-focus ka agad yung lifestealer natin. Pero Necronomicon level 3, oh, diba? Necronomicon ang sagot ng mga Pinoy dito eh. When behind, Necronomico. Oh, Arcane Boots na rin sa wakas. Pero ito, going for Hex itong si Owa. Kailangan niya yan. Itong si Woods, medyo easy-easy lang. Taga-heal, taga-pa-uwi. Ten charges sa Bloodstone. Uy, kita nyo, ini-spam niya na lang yung wave niya. No problem sa mana yan eh. Pero yan, spread out na naman dito ang Mineski, ano? Pinipressure nila sa lahat ng lane. And hindi pa masyado makapalag dito ang SBR. Although pwede mag-RS itong lifestealer natin, wala silang map vision. Ano? Meron lang sila sa Ionic Trap. Oh, teka, umahabol si Owa dito. May BKB yan, easy ka lang. BKB defusal yung lanaya natin. Sa di ko mamang dahilan, lahat siya naka-defusal. Pero yan, kala ko skadi. Oop, nagkakababaan, natali yung Pugna natin, tinago. May decreepify pa, makakataas mo yung Pugna. Kailangan niya ng 4-stop, ayan, nag 4-stop out na. May Yules ba siya? Kailangan niya ng Yules dagger dito. Uy, grabe yung kati, ano yun? Ano yung tumamang yun? May Hex yung Nikes.
Grabe, galit na ako yung mo. Oh, ayun, salamat sa pagbawas ng Roshan. Kukunin yung Nikes yan. Madali lang yan. Open wound mo, pare. Open wound mo. Ayaw niya. Okay, bahala ka. Ah, sa naki-keeper of the light. Tama lang kasi siya yung dakilang taga-depende. Pero mas okay ata kung ngayon next na para mas makapag-aggress sila dito. Pero ayan, may nahuli dito, may nagtetele. Oh! May pinatago. Sino ba hinahabol nila? Windrunner. Uy, walaan pala itong si Owa. Owa! Yeah! Demonic Purge. Power shot hindi tumama. Andiyan pa yung Ezalor humahabol. Yow, wala na. Cambodia Gaming, pero sa top lane, ito ang Pinoy Gaming. Nandito yung Queen of Pain at saka yung chan natin. Oh, ala, lalaki ka pala, ha? Oh, ayun lang, na Hex. Nandito rin yung Lifestealer. Nananet, tingnan natin. Oh, pia. Pinauwi na eh. Oh, ayan, nakahuli yung Wave! Huli ka. Nakuha ng pug na yung last hit doon dahil sa live drain. Four step out. Ayun, makakapag-TP out yung midrunner natin. Uy, muntik na yung Ezalor. Pero, oh, yeah. Nag-buyback yung windrunner. Marabi lang ha, 47 minutes into the game. 32-29. Ito, ano, kailangan nila mag-transition to Boots of Travel. Ang Meneski dito, ano? Travel na kailangan nila dito. Tsaka itong pug na kailangan nila kahit Yuns or Dagger. Kulang yung 4 staff eh. Ayun, ubos ang creeps. Magbaback lang dito ang Meneski. Kasi may Aegis pa yung Keeper of the Light. Pwede ang gawin nila, antayin nila yung 6 minutes. Subukan nila mag-farm ng Hex. Kailangan talaga nila ng Hex. Kumusta ba yung gold nila? Tingnan natin si Bimbo, 2,500, 2,600 para kay Owen. Daming pera, malapit na magka-Hex yan. Mga 1,000 pa. Pwede mag-antay ang Meneski dito ng 6 minutes kasi after 6 minutes, yung Aegis natin, eh mawawala, kukunin na ulit ni Roshan. Pero 10 minutes pa rin ang respawn ng Roshan natin. So, ayun, pwede nalang antayin yun, ano? So, kailangan lang mag-ingat ni Bimbo dito. Pero okay lang, wala namang ward eh. Ito si Owa, malapit na mag, ano to, Hex to. Uy, si Woods, naku po, ingat-ingat lang. May blink dagger naman daw yung chen niya. Holy ka. Binabait talaga ni Butso. Nakikita niyo itong ginagawa ng chain. Delaying tactics yan kasi alam niya yung mga kakampi niya nasa taas eh. Pero ayun lang. Uy, grabe. Ayun. Nahuli yung chain natin. Wala silang heal. Woods, may buyback ba? Wala. Wala siyang buyback. Pero, uy. Sa top lane. Oh, 4 stop, pinoy stop. And batay si Owa. Yun lang. Naudlot pa yung kanyang Hex. Sayang hindi nag-blink out kagad si Woods. Pero ito, Queen of Pain, nasa baba. May Ethereal Blade na. Pwede siya mang one shot dito. Pero sa top lane, may nahuli. At ayun, nahuli itong pug na. Oh. Ayan, meron siya Necronomicon 3. Oh, Ethereal Blade, tumama. Kaso wala siyang wave. Wala siyang follow up. So easy lang yan. Withdra na, naka-force na. Ano pa masyadong bago sa item, ano? Wave-wave lang. Pressure-pressure lang may Meneski. Sila yung number pressure dito. Hindi sila pwedeng mag-slack off dito kasi itong Nikes, ang kate na, oh. Travel, Hex, Yasha, Sange, Yasha, Armlet, Midas, and Tarrasque. Pwede nyo na-ibenta yung Midas niya. Kuha pa siya ng ano. Next item niya, Abyssal Blade. Maganda dito para sa Nikes, ano? Abyssal Blade.
para makakuha sila ng sure stand dito. Or pwede rin siya magpakunat, magkiras na lang siya. Sabi, wave lang ng wave to si Bimbo. Ayan, nakakapag-ipon na ulit si Owa pero hindi pa siya makakapagbili. Ano? Mamaya, ma-wipe out sila dyan. Eh, wala siyang pang-buyback. So, ipon-ipon lang muna. At ayun, nakalagan lang. Drupin na talagang. Pero live steal natin sa nasa top lane. Siya naman daw ang pupuga. Meron naman daw siyang boots of travel eh. Tingnan natin. Si boots ang magbabantay dyan. Kaso delikado na. Kukuha lang muna siya ng creeps. 35 to 29. Lamang ang SVR. In terms of kills. Pero down by 1 racks. Itong SVR. Mid-melee racks sila. Nabasa. Gano? Opya. Teka. Yung Nikes natin mga kataas. So kailangan talaga ng damage item itong Mineski dito. Pwede mag-deso itong si Bimbo. Or pwede na siya mag-scuddy. More stats, may slow. Ano din, 2,700 ang pera ni Bimbo ngayon. Si Owa, naka-hex na. Itong Jakiro natin. So, pwede niya lang unahan. Oh, ayan, 4-staff. Yules! Patay ang maiden natin. Uy! Grabe! 4-staff! Ang sagot sa problema. Oh, the creepifying. A player's forces are under attack. Queen of Pain natin, may bagong item daw? Wala. Teleport scroll lang. Ito, nakablink dagay na rin yung Aleria natin, ano? Mga ninja tong mga heroes natin ngayon sa game na ito. Halos lahat ata may blink, bukod kay RR at kay Pugna. Si Nikes kaya, ano kaya next item niya? Fighter 29. Ayaw magpaawat mga kaibigan. Palag lang kung palag. Kung mga kaibigan, sa gantong part ng game, ano, item build talaga, sa item build talaga magkakatalo dito eh. So, kailangan tama yung kukunin yung items. Kung hindi, malulugi talaga kayo. Pero ito na, Mineski, mukhang gusto nila mag-push dito sa bottom lane. Pero ang tanong, kaya ba nila? O, walang pakialam yung Nikes. Ininvest na lang yung kulay asul. O, Ezalor, kailangan nila mapatay. Wala nang Aegis yung Ezalor natin. Pero ayan, ultimate orb. Baka mag-hex din itong lanayan natin, ano? So ito, Benta Magic 1, ano kaya susunod ng item ng Jakiro natin? Pwede siya mag-Necronomicon. Dagdag pang push lang. Naantay ba nila yung cheese? Mga inaantay ata ng Mineski yung Roshan number 3 para sa cheese, ano? Cheese and Aegis. Doon yung magiging next major encounter natin, mga kaibigan. Oh, 4-staff in! Ako po si Ezalor! Ezalor, naging manok! Oy! Tumama yung wave at yung scream! Ayun! Yung inaantay na blink. Oh, easy ka lang, Yules. Blink out. Okay, nag-buyback agad yung Ezalor natin. Maraming farm. Maraming farm. Pero, oh, teka, naghahabol lang dito sa bottom lane. Lanaya, hinahabol ng Chen. Chen lang yan. Pero ito, macro fire, ginamit na. Yung Nikes! Yung Nikes natin naka-rage! Oh! Oy! 4-staff! Hindi umabot siya ka shot! Hindi ko mabit! 4-staff ulit! Tingnan natin! Oh! Blink out by Owa! Makakataka siya! RR! Wala! Alay na lang talaga siya! Pero sa bottom lane, ang Mineski! Patay yung Lanaya natin! Pwede na sila mag-push dito! Nag-DP na yung Crystal Maiden! Pero, ayun! Kailangan nila mag-back!
Ano, freezing field kagad. Oh, ayan, gusto mo ng skill. Wave. Nag-buyback yung lanayan natin. Oh. Penitence. Pinapauwi si Bimbo. Huwag lang magjo-joke. Ayun, nakauwi na. Oh, at nakauwi na rin si Woods. Ayan, Roshan 3 is up. Alam ng Mineski yan. Dumaan yung Crow. Na may lamang Hex. Na kanino kaya yon? Para kay Bimbo yon. Ayan, by Hex na si Bimbo. And nag-iipon na siya para sa kanyang Boots of Travel. Ano? 600 na lang, may travel na si Bimbo. Pero sa bottom lane, Pog na, ingat-ingat lang. Nandito yung Nikes natin. Hopya, naging manok ice spot. Saan ka pupunta? Macro Fire! Kulang! Atras! Ako po, huwag niyong pilitin. Nandiyan yung lunayan natin. Pero okay lang, guluhin niyo lang. Ayan na yung Yules. Nandito na si Woods. Manggugulon lang din. Test of Fate at saka Penitence. Malaking tulong din yan. Hindi nyo lang alam. Ayun. Napilita mag-back. Oh, muntik na yung SLR natin doon. Pero sinisecure lang ng Mineski yung map control nila dito, ano? Para makapag-Roshan 3 sila. Ang tanong, kanino nila ibibigay yung Roshan? Walang slot yung Mineski dito. Pati yung Cheese, sino kukuha? Si Owa, pwede niya ibalapag yung Magic Wand niya. Pero si Bimbo, wala na talaga siyang slot. Pug na siguro, pwede para dun sa Aegis. Or para sa Cheese. Tapos kay Owa yung Aegis. Ito, naging manok. Oh, Bimbo! Oh, teka, napatay si RR! Oh, Bimbo! Makakatakas ka ba, Bimbo? Tignan natin! Blink out! Naka-blink out pa yung Queen of Pain natin. Makakatakas siya. Meron siyang Boots of Travel. Oh, ito, hinahabol si Pugna. Makakalas kaya yung Pugna natin. Oy! Ayun, natali sa puno yung Pugna. Pero, oh! Bimbo! So, may segue. Nanggugulo. Wala, walang magagawa yung lanayan dito kay Bimbo eh. Walang silbi yung defusal niya eh. Hindi ko talaga alam bakit nag-defusal yung Lanaya imbis na Deso eh. Oh, manali. Wala nga silbi talaga yan. Oh, wave! Baka maka-travel in ka. Oh, walang mana. Kita niyo yung region ng mana niya. Oh, may pang-blink agad. May butal pa, pang-scream. Oy, ikot-ikot mga kaibigan! Psycho Melendez by Bimbo! Oy, si Owa. Nakahanap ng gulo. At ayun lang, use blink out. Easy ka lang. 4 step out. Chakal shot. Hindi kakabit yan. Walang puno eh. Ayun lang. Naging manok. Nahuli ng Knights natin. Baby Josh. Mapapatay. May pambuyback ba? Marami. 4,500 ata pera ng... Jakiro natin, pero hindi pa siya mag-buyback, ano? Ah, mga kaibigan, hindi porket marami kang pera, tapos kakamatay mo lang, eh, kailangan mo mag-buyback. Discarded, kasi mag-buyback ka lang kung kailangan mo na talaga mag-defend, ano? Pero kung yung tipong buyback ka lang ng walang dahilan, eh, delikado yun. Mamaya, mapitas ka lang ulit, tapos tsaka mag-push yung kalaban, eh, wala kayong ano. Wala kayong pang-defend. Pero meron din mga players ginagawa. Si SF, binabuyback agad. Ang kay SF kasi, kaya siya binabuyback agad, mabilis naman siya makakabawi ng kanyang pera, ano? Pero yun nga lang, pag crucial pa rin, mahirap na. Kaya dapat tinatimingan mo kung kailan ka magbabuyback. So, anong plano dito? Protektahan ng Mineski itong Roshan eh. Ayan, sila mag-Roshan dito. Oh, ayan, life drain. Walang aghanims dito para sa Pugna. So, may 4 sec, may cooldown nitong ano niya. Life drain niya. 20 second ata. Kalimutan ko. Pero ayan. Kaya ba nilang kunin to? Walang kaalam-alam ang SDR dito. Wala silang vision. Pero ito yung Lanayer. Palapit na siya dito.
sports. Pero baka naghahanap lang ng luntoy o maglalagay lang ng... Oh. Ayun, naglagay ng trap. Pero wala na rin eh. Too late na po. Uy, may invis rune. Nako po, crucial tong invis rune na to. Yun lang. Yun lang, kunin nyo na. Kunin nyo na. Hop. Hop. Nagkaantayan. May standoff tayo dito sa may Roche Pit, mga kaibigan. Hop, ayan. Kinuha na ng pug na. A player's forces are under attack. Ah, dito, SVR ang kukuha. Maaagaw ba ni Bimbo? The second time around? Hindi. Naku, binigay na lang nila. Hinayaan na lang nila. Pero tingnan natin, bakit ba nila hinayaan? Ayun. May boots of travel yun eh. Makakapag-DP back siya. Pero ito, mahuhuli nila yung Lanaya. Yun naman pala yung dahilan eh. Nasa kanya pala yung Aegis, nasa kanya pala yung Cheese. Tingnan natin. Agawin natin sa kanya. Nag-BKB na siya. Pero makakataas pa itong Lanaya natin. Ayan, naging manok. Wala ka ng BKB. Wala kang taas. Baka makataas ka, pero ito na ang SBR mga kaibigan, magde-defend. Oh, teka, may one naman tayo dito, Jakiro. Ay! Yun lang, unstoppable na yung next natin. Lanaya, umaasim, nasa kanyang Cheese tsaka Aegis eh. Hop, four step out, hop na. Hop, kumabit yung shackle shot, hindi. Hop, yan, naging manok si Bimbo. Bimbo, tingnan natin kung makakataas mo dito, kinakalkal ng next. Hop, Ethereal Blade, Diffusal, Blink, naku po, mag-baby-blink lang! Bimbo! Yun lang, buyback agad. Makapag-TP ba dito sa top ni Bimbo? O magde-defend siya? Pwede siya mag-tele sa top eh. Pwede siyang sumegway sa top para mapilitang mag-back itong SVR. Pero hindi, magde-defend na lang daw sila dito. Manta lang ito. Si Boots, eh, nanggugulo na ng creeps. Meron siyang gem, meron siyang blink. Tamang pang deward lang, tamang pang takas. Basic. Itong next natin, Abyssal Blade na ang ganyan binili, ano? Binenta na yung Maida. So, full item na itong next natin. Hop, ayun! Grabe, sabay pa naging manok yung dalawa! Hop, ya! Yeah. Wave! At ito na! Naku po, Mineski! Anong mangyayari sa kanila dito? Naku po, si Bimbo nahuli, wala siyang buyback! Yun ang sinasabi natin! Uy, nakapag-blink out siya! Pero nag-blink in, op, naging manok. Easy ka lang, Bimbo. Makatakas. Napatay yung Ezelor natin. Napatay si Woods. Naku po. Mineski. Paano pa nila mag-defend to? Ayan, gumamit sila ng 45. Apat na hero ang patay para sa Mineski. May meron may magre-respond na. Si Ova, magre-respond na yung Jakiro natin. Mini rocks down sa mid lane. ...63 minutes mga kaibigan, 34-33. Oh, ayun! Hindi niya na-shotgun! Kulang! Kulang mga kaibigan! Oh, eto na! Eto na! May Aegis pa yung Lanaya natin eh! Yun lang! Patay si Bimbo, walang buyback! Looks like this is GG mga kaibigan! For Mineski! Yun yung sinasabi natin, yung tungkol dun sa buyback! Kung di mo pa kailangan mag-buyback, huwag ka muna magba-buyback. At ayun. Oh, teka. Tatlo na boys of Nesky pero wala. Wala silang magagawa dyan eh. Kalasampug na. Basag ang Botorax. Buyback si Owa. Kung subukan nilang i-defend to, tingnan natin kung ma-defend pa nila. Macro fire! Grabe yung timing ng macro fire, pero wala talaga. Owa, down. Uy! Post up! Pero wala talaga. Eto na, nandito na si Bimbo mga kaibigan. Tingnan natin kung ma-defend pa ba nila ito. Magkakaroon ba ng milagro para sa Mineski? Tier 4 tower na binabakbak dito. Knights na ngangalkal pa rin. Binabakuwi. Op na shackle shot. Ayun, nakauwi si Bimbo. Pero itong si Woods, mapapatay. Knights, hindi naman patay. Full item, Abyssal Blade, Tarrasque, Armlet Travel, Hex, and Sangye, and Yasha. Di na daw kailangan ng basher. May Abyssal Blade naman daw.
Ayun. At mukhang bugusap pa nilang bumasag ng fountain. Aba? Babasag pa ng fountain tong mga to. Aba, 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 aba. Babasagan pa nila ang Mineski, mga kaibigan. Tingnan natin kung mababasag na nila itong fountain o mababasag na ba mo yung throw. Mukhang mababasag muna yung throw bago itong fountain eh. Kulang sa damage ito eh. Ayun lang, hindi nila mababasag. Ayun. Walang GG. Nako, medyo frustrated ata dito kami na iski. Ayun mga kaibigan, so ano na ba tayo? Since tapos na yung game, oras na para sa pabati portion natin. Again, laging sa huli ko na lang gagawin itong pabati portion ano, para malinis. Ayun. Okay, so teka, babatiin muna natin lahat na nandito sa YouTube. Yung mga nagpabate last week nung episode 17, ha? Okay mga kaibigan, pabati po kay The Boy, hindi ko alam, Lar. Ilar? Lar, from Cavite. Kay Aurelius, hello, hello. Kay Carl. Tapos, Ram 8 ng Dasma Cavite by JM. Buknoy, ang imba ng speed zone, advance happy birthday daw sa iyo. Teka, nilipat ko nga dito. Hindi ako tumitingin dyan. Tapos, ano ba? Nasaan na ba tayo? Ayun. Mga imba ng speed zone sa Barangay Tinurik, Tanawan, Batangas. Ayun. Advance happy birthday nga kay Buknoy ng speed zone. Justin Dulatre ng Zamboanga. Hello. Mas pang dito. Jimber at Cobbs na palagi nagsisipag mag-dota. Sabi ni Axel Red. At oy, teka. Ako, nag-hang. Hala. Ayun. Okay. Dami ah. Wala, hindi naman sinasabi. Sabi ni Auntie Mage, 23rd monthly daw nila ng GF na si Irie Mine. Kung sino man yung boyfriend mo, hindi siya nagpapakalala. Kay Eman Espinueva, Brian Bautista, Genesis Malanay, Jonel Flores, at kay Robert Manabat. Pabari din ko kay Yvonne Samantha Bergantin, ang Hello Joseph Lee, at sa GF na si Joanna Lubiano Raquion, na nag-away daw sila noon. Sana batid na sila ngayon. Tapos, John Lasco, laging nanonood. Hello, Marisol G. Ingat ka daw dyan sa Ilocos, sa antayin ka daw ni I'm Rich Miras. Kay Ralph, sana magaling ka na sa iyong injury. Pabati daw sa mama at papa niya at sa kapatid niya si Riley at Olav na founder ng Love Dishonor Shirts. Ano ba yung mga yan? Tsaka mga kaibigan niya sa FU at mga classmate niya sa TIP. Team Spyro, ano pa, Jason Rombawa, kala Enket, Endo, Empoy, Joe, Quatog, Ampot, Rowell, at kay Jessica. I love you daw. Sabi ni Jun Pagyo, tsaka yung baby nila. Team Sure Bold. Hello sa inyo. Kay Marky Kunkun at Nori Kunkun ng Baliwag, Bulacan. Agents ng UTEL Networks at sa office niya na si Gail. Sabi ni Aurelius ulit. Mga naglalaro sa Tuyang. Michelangelo Ragadio. Tama ba yung pronunciation ko? Mga tutoto ngayon sa shop ni Convencido, kay Nino at Sistema. Sabi ni Heron Olan, pabati ko sa mga classmates sa FEU AAC, BSECE. Ang sakit sa kilay ng course na yan, kay Froy Kulalay at kay Mark Louis Pasion. Okay, so yan mga kaibigan, so yung pabati portion natin sa ano na lang talaga yan, sa YouTube na lang natin gawin, ano? So, sa mga live viewers natin, doon na lang kayo mag-ano. And syempre, pabati sa aking girlfriend na nag-selos ngayon, si Marie. Ito na mag-selos. Easy ka lang. Kahit si Miss Ella yung nandyan na nandito. Okay lang yan. Huwag ka na mag-selos, pero yan, si Ella na nag-away daw sila meron. Okay lang yan. Ganyan talaga ang buhay. Sige, this is Jaytan signing off. Adios. Good night.